Sagutin lang natin question ni Mommy na, kamusta po kayo ni Baby Mommy? Just diagnosed with GDM. I'm so worried kasi I'm a first time mom din. So, mag-backtrack kayo kung kailan nga ba ako na-diagnose ng GDM bago ko ikwento sa inyo kung ano talaga yung naging ending ng GDM, both for me and my baby. So, nagsimula akong malaman na nagkaroon ako ng gestational diabetes after kong mag-test na 2-hour glucose test yung tawag sa kanya. Yun yung may papainom sa iyong matamis. Ayan. After every hour, is kukunan ka ng dugo. Ito siya. Ayan. Ang normal na FBS is 92 para sa buntis. Ang 1 hour is 180. 2 hours is 152. Kinumpit pala ito ng OP ko ha, kasi dun sa clinic is ito yung pang normal na individual, yung hindi pregnant. Iba daw yung computation kapag ka pregnant. So please consult your OP. Ipasa nyo talaga yung oral glucose tolerance test nyo or OGTT. On my case, ang nakuha ko for FPS is 110. Ayan, for 1 hour is 182. And yung 2 hours lang, yung pumasa sa chemistry, 131. Na-refer kayo sa parang doctor na nag-specialize for mga may diabetes. So, nagpunta ako doon sa aking doctor na nag-specialize for diabetes. And ang unang recommendation niya sa akin is mag-diet for 2 weeks. Within the 2 weeks, is nag-check ako na glucose test ko. Ayan, pagpakita siguro ako ng video. Nag-check ako during morning and then evening. Ayan, bibigyan naman niya kayo na instruction. So, for after 2 weeks, hindi ko talaga na-meet yung recommended niya na level lang sugar ko. And after that is, in-advise na niya ako talaga na mag-insulin. That's for 2 weeks again, monitoring ng insulin. So, mag-test ulit ako, tapos mag-insulin din ako every morning and evening. Ayan. So, ganun yung naging journey ko. Bali, yung insulin ko is nagsimula na ng mga 32 weeks. Dire-diretso na yun hanggang sa mga nakako ng mga 38 weeks. So, more than a month ako nag-insulin mommies. Talagang eye-opener sa akin nung kausap ko yung doctor ko na for diabetes. Sabi niya is, kailangan makontrol yung sugar level mo because ang pinaka-harm talaga nito is the baby. So, kaya talaga, mommies, sobrang nagtino talaga ako. As in, try naman ako mag-diet pero medyo mataas talaga yung sugar ko. Sinunod ko kahit na ayoko mag-insulin. Everyday is talagang nag-i-insulin ako for my baby. I'm trying to hit na mag-normal yung aking sugar level hanggang sa mga anak ko. Kasi the reason is, since na sanay daw yung baby natin sa chan natin na mataas yung sugar level, so yun na yung parang normal niya. Ngayon, paglabas ni baby, is may possibility talaga na mag-crash yung kanyang sugar level at bumaba siya ng sobrang baba. Kasi nga, parang dati, nung nasa chan natin siya, kumukuha yung baby natin ng food, diba, nutrition, from our placenta. So, yun yung medyo mataas yung sugar level, yung ating placenta, because connected yun sa body natin. Tapos, since paglabas niya, mabibigla yung baby natin na hindi na natin napaprovide yung ganong kataas na sugar level. So, ang mangyayari is, magkababa yung kanyang sugar level and sobrang daming delikadong pwedeng mangyari sa baby natin kapag sobrang bumaba yung kanyang sugar level. So, pagkalabas niya, ang unang ginagawa talaga ng pedya is kapag GDM mom ka, check talaga pagkalabas ng baby yung sugar level niya. So, on my case, si baby Elias is medyo mababa yung kanyang sugar level. Although, na-maintain ko naman yung aking sugar level nung during na-diagnose ako ng GDM, na-maintain ko naman siya. Pero, nagkaroon pa rin siya ng effect kay baby. Sobrang daming delikadong pwedeng mangyari sa baby natin kapag sobrang bumaba yung kanyang sugar level. Baby Elias is medyo mababa yung kanyang sugar level. Although, na-maintain ko naman yung aking sugar level nung na-diagnose ako ng GDM, na-maintain ko naman siya, pero nagkaroon pa rin siya ng effect kay baby. Although, sa case si baby is below the normal lang siya. Hindi siya yung crash na crash, pero sobrang babantayan pa rin yung baby nyo kasi may possibility pa rin na sobrang mag-crash or bumaba yung sugar. So, ano ba yung mga sinabi sa akin na delikadong mangyari kapag sobrang bumaba yung sugar ni baby is pwede siya magkaroon ng seizure. Ayan, so, yun yung pinaka-delikado. And yun talaga, may instances na talagang pwede talagang mawala sa atin si baby. So, kaya sobrang I want to do this video para rin sa awareness ng mga mommies na kung may GDM kayo, mahirap magtusok ng insulin. Gawin niyo talaga kasi ang hirap nun sa huli yung pagsisisi. And I'm so grateful sa mga doctors ko kasi sobrang open nila. Talagang nire-talk nila ako kaya talaga napasunod naman nila ako. Dahil
exclusive breastfeeding ako. Pina-breastfeed agad sa akin si baby. Punta naman sa recovery room. Luckily, thank God, talaga, tumaas ng konti. Mumabot na sa normal yung kanyang sugar. Continue breastfeeding lang kami. Na nasa room na kami, check-in din yun every 24 hours ata or 12 hours if si baby, anong sugar level niya. So, sobrang nakaawa din sa part ng mga baby kasi kung paano niyo chine-check yung blood sugar level niyo na tutusok niyo yung kamay niyo, ganun sa kanila. Tapos sa paa, siya gagawin kasi hindi kaano pa. Syempre, sobrang liit pa nung hands nila. So, sobrang nakakaawa talaga sa part ng baby and sobrang emotional ako nung part na yun. Na-hit niya yung una, nung nasa room na kami, like, normal siya. Tapos, bago kami lumabas, talagang bumabagsak yung kanyang sugar level. To the point na gusto na kaming i-readmit ng aking pediatrician para iswero na siya. Bigyan na siya ng supplement na parang sugar, glucose supplement na papadaanin sa swero. And so, tinanong ko siya talaga if ano yung mga ibang way para maging okay si baby. So, ang dakay sa mga kasi ng baby ko is tumataas siya, bumababa siya. So, hindi naman siya pababa ng pababa ng pababa. Para nakaka-recover siya. So, instruction sa akin nung nandun ako sa hospital is i-increase ko yung breastfeeding ko. So, imbes na tuwing iiyak lang siya, ako talaga yung oras. Like, every hour, every 2 hours, pagpapanede talaga ako whether tulog siya or hindi. Kasi nga, isa sa mga sign na tinitignan nagka-crush yung sugar or mababa sugar ni baby is yung lethargic siya, yung tulog ng tulog. Yun. Tapos marami pang mga sign na sasabihin sa inyo sa hospital. So far, si baby Elias, sa palabas kasi kami and nag-home monitoring kami kasi wala naman siya kahit isa doon sa mga symptoms ng hypoglycemia. Hypoglycemia ata yung low blood sugar. So, wala siya kahit isa doon. Okay yung feeding niya. Nag-feed siya ng malakas. Tapos, hindi rin siya lethargic. Malakas siya umiyak. Ganyan. Pinauwi na kami. Discharge kami. Pero, mag-monitor kami ng kanyang blood sugar every 4 hours. So, sobrang hirap nun on our part kasi talaga tutusukin mo yung BP mo every 4 hours sa paa para i-check yung blood sugar. Tsaka, grabe talaga yung kaba ko, guys. Kasi, every time na mag test ako ng blood sugar, it's even 100 times worse kaysa sa nag-check ako noon sa akin sa sarili ko. Talagang literal na mapapasabi ka talaga na bakit hindi ako na lang yung nag-suffer talaga. Talagang di ko in-expect na pati yung baby ko pala. Pero sobrang sinunod talaga namin yun. Probably yung puyat ko kasi every 2 hours or every hour talagang nagigising ako, nag-alarm ako para lang patitihin si Elias. Kahit natulog siya. As in, pinipilit ko talaga siya na tumedi kahit natulog siya. So, lumakas yung breast milk supply ko. Lumakas siya sa feeding. And eventually, after 2 days, sobrang thank God, talagang tumaas na yung kanyang blood sugar. So, imo-monitor siya na dapat consistent na pataas. Tumoble yung jump ng kanyang blood sugar. Hindi na kami pinabalik sa hospital. Pero, if ever, during the home monitoring, kung hindi siya tumaas talaga, mabalik kami sa hospital and ma-admit talaga siya para i-pump up yung kanyang sugar level para pataasin. Kasi delikado talaga siya sa babies. And may mga cases talaga na talagang nawawala yung babies or namamatay yung baby kapag ka sobrang bumaba yung kanyang blood sugar level. So, yun lang yung naging journey namin. On my case naman, hindi pa ako nag-check na aking blood sugar kasi after 2 months pa siya. So, para malaman if nadamay ba or na-carry ko yung gestational diabetes after ng pregnancy. Kapag na pagkapanganak ko is wala na akong itinitake na insulin, tigil na lahat yung pinatigil lahat. And so far, I'm feeling good. Siguro, babalik-balik lang yung aking occasional high blood dahil sa puyat. Yun. Pero so far naman, okay naman ako. And so far, sobrang thankful ako naging okay na si baby ngayon. Ang laki-laki na niya. But I hope na nakatulong ako. If you have questions, just comment down below. Ayan. And please, please always, always consult your OB and yung doctor niyo sa diabetes. And huwag kayo magpabaya. Talaga huwag kayo magpabaya kasi isipin nyo na talagang doble yung delikado or yung doble yung risk sa baby nyo compared sa inyo. Yun. So far hindi naman pala lumaki si baby ha. 2.9 ko lang siyang nilabas kahit na GDM mom ako. So na-control talaga yung weight niya inside me dahil nag-insulin ako and
nung lumabas na siya, doon ko lang siya napalaki. Ayun. So, thank you and bye-bye. Till next video. Bye. This is Mommy Ju nga pala. Bye.